kama ni Magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At dahil bukas ang unang Tuesday o unang Martes ng buwan, nais kong gumawa ng isang pampaswerte para ang pitaka nyo ay hindi mauubusan. Simple lamang ang pampaswerteng gagawin natin. Para sa ganun, magkaroon kayo ng pitakang palaging may laman, pullback at talaga namang puro blessing ang darating. Dahil unang Martes bukas, maaari mo itong gawin sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Ikaw na ang pumili ng oras dahil wala naman tayong malas na oras. Kahit anong oras ay pwede. Pwede mo itong gawin Tuesday dahil napakabisa kung Tuesday gagawin. At swerte po tayo dahil bukas ay Tuesday na at maaari natin itong gawin at ilagay sa ating mga pitaka para magdulot ng swerte dahil unang Martes pa lang ay nagawa mo na sa unang buwan, buong buwan ka nang siswertihin. Buong buwan nang hindi mauubusan ng laman ang iyong pitaka. Sabi ko nga, ang pitaka ay palagi dapat nating inaalagaan na para bang pagmamay-aring tunay na minamahal. Kung ano ang pag-aalaga mo sa iyong mga bagay na pinapahalagahan, ganun din dapat ang pagpapahalaga na ibigay mo sa iyong pitaka. Kung kaya't palagi kong sinasabi na mas mainam kung ang pitaka nyo ay palaging malinis. Ang pitaka kasi, ang pitaka ay nagre-replika kung anong uri ng tao ka. Kapag ang laman ng iyong pitaka ay puro listahan ng pagkakautang, ibig sabihin, palautang ka. Pero sabi ko nga, wag na wag kang maglalagay ng mga utang o listahan ng utang sa iyong pitaka dahil ito ay nagre-replika. Kung pitaka ay napupuno ng listahan ng utang pagbukas mo nito, ano yung ina-attract mo? Ina-attract mo ay puro utang, kaya't mababaon ka lamang sa utang at walang katapusan ang magiging pagbabayad mo dito. Tandaan mo rin na huwag mo ring lalagyan ang iyong pitaka ng mga basura dahil ang ina-attract mo ay basura. Kaya't mas marami sa buhay mo ay magiging patapon na. Ayaw nating i-attract ang mga bagay na yan. Sabi ko nga, at itinuturo ko nga sa inyo ang law of attraction. Pero kapag itinuturo ko to sa inyo, magagandang bagay ang gusto kong isipin nyo. Kaya ganun din dapat sa pitaka nyo. Kung anong gusto nyong mangyari sa buhay mo, yun din dapat ang laman ng pitaka mo. Kung gusto mong maraming pera, pues, huwag na huwag kang magpapaupos ng pera sa pitaka mo. Huwag mong sisimutan, huwag masasaid. Dahil kapag nasimutan at nasaid ang iyong pitaka, maaari din itong pagkasaid ng iyong buhay at talaga namang palagi kang mauubusan. Kaya tinitiyak ko sa inyo, kung magiging maayos ang pagtrato nyo sa iyong pitaka, magiging maayos at maganda rin ang magiging buhay mo. Pero sabi ko nga, bukod sa pag-iingat, pagpapaganda at pag-aayos ng pitaka, kinakailangan mo rin itong lagyan ng mga pampaswerteng ritual. Dahil sabi nga nila, kapag ini-encourage mo sa iyong buhay ang magagandang bagay, dapat nilalagyan mo to ng mga bagay na mag-a-attract din ng mga bagay na yun. Katulad ng success, alam mo bang ang success sa buhay ay maaaring ibigay sa atin ang dahon ng laurel? Dahil ang dahon ng laurel ay tinaguri ang Laura, nang ibig sabihin ay success. Kaya't kung ayaw mo na ikaw ay palaging napag-iiwanan, palaging kinakapos, palaging nasisiro, kung gusto mong baguhin ang buhay mo at mapunta to sa isang successful na buhay, lagyan mo ng dahon ng laurel ang pitaka mo. Pero siyempre, hindi ka lang basta-basta maglalagay ng dahon ng laurel. Kinakailangan mo itong dasalan, bulungan at gawaan ng ritual. Dahil kapag nagawa mo ito sa dahon ng laurel, bago mo ito mailagay sa iyong pitaka, ay paniguradong ito'y magbibigay ng grasya. Siyempre,
Bukod sa dahon ng laurel, hindi din dapat nawawala ang kuntil ng luya. Sabi ko nga sa inyo, di ba, na ang kuntil ng luya ay usbong. Kapag usbong, mabilis itong tumutubo at malibilis na lumalaki. Kung kaya't kung gusto nyo ang usbong ng iyong buhay ay maging mataguyod, mataguyod mo ang matatag, maitaguyod mo ang buhay na matiwasay at maunlad, kinakailangan mo rin ng kuntil ng luya sa iyong pitaka. Para ano? Umusbong ang swerte. Umusbong ang pagbabago at bagong pag-asa. Pero syempre, hindi mo rin ito basta ilalagay lang sa iyong pitaka. Dadasalan, gagawaan ng ritual bago ilagay sa iyong pitaka. Basta't baka siguraduhin lang na kapag nadasalan nyo na to, ay ibulong mo rin dito ang mga bagay na nais nyong mangyari sa buhay nyo. Dahil alam nyo ba na kapag ang pangpaswerteng ritual ay binubulungan ng mga bagay na gusto nating mangyari sa ating mga buhay, ito ay tinatawag na law of attraction, minamanifest, at inaakit mo ang bagay na to na pumasok sa iyong buhay. At kapag ito ay nakapasok na sa iyong buhay, ay paniguradong magbibigay ito ng grasya, pagunlad, pag-asenso, at higit sa lahat, magandang daloy ng kaperahan. Kung kaya't kung ang pitaka nyo ay palaging may dahon ng laurel at kuntil ng luya, paniguradong ang iyong pitaka ay siksikliglig at nag-uumapaw ang grasya. Kaya't ano pong pinakahihintay-hintay nyo? Kumuha na ng isang piraso ng dahon ng laurel at kuntil ng luya. Kung meron kayong luya, kuntil lang ang kukunin at ilalagay sa pitaka. Pero maraming magtatanong, hanggang kailan natin patatagalin ang luya ay ang kuntil ng luya at dahon ng laurel sa iyong pitaka? Maaari itong tumagal depende sa magiging anyo nila. Kapag napansin mo na ang dahon ng laurel ay nangingitim na, palitan mo na ito agad. Kinakailangan palitan mo na ng bago at gawin mo ulit ang proseso na ginawa natin. Ganun din naman sa kuntil ng luya. Kapag ito'y maitim na, ay agad-agad mo na itong palitan. Dahil sabi nga ng mga feng shui expert, anumang bagay na hindi na maganda sa paningin, hindi na maganda sa pangamoy, at hindi na maganda sa ating buhay, ay dapat na nating palitan upang ito ay maging fresh at maganda pa rin para magdulot ng kaginhawaan sa ating buhay. At yan nga ka Money Magnet, ang pangpaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ang pangpaswerte ay magiging gabay. Samahan pa rin natin ang pagsusumikap para magpatuloy tayong magtagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!